Meron ka bang mga katanungan sa ating pananampalatayang Katoliko? Huwag ka nang mag-alala dahil ika'y sasagutin ng Punto por Punto. Gusto ko to. Gusto ko tong episode na ito. Okay, so bigyan naman natin ng pagkakataon naman isang miyembro ng ang dating daan. Agustin Talicer, magandang gabi. Oh, unmute mo bro, unmute mo. I-click mo yung unmute. Yan. Narinig na po ba ako? Yes, naririnig ka na. Bago po magtanong, gusto ko po humingin ng tawag kayo sa pag-chat natin kaya mo kumablas nung bago mag-November 30. Salamat naman po, matagbigyan mo po ako. Oh, sinadya ko yun bro, na-i-block ka bro kasi nairita ako doon sa ano mo, sa ginagawa mo na pinahanapan mo ko ng mali ng aglipayan, mali ng baptist, mali ng born again. Ayoko yung ganun, bro, yung hinahanapan ako ng mali ng iba. Ba't hindi nyo hanapin yung mali nyo? Yun. Yun dapat ang isipin mo. Yung mali nyo, hindi yung mali ng iba. Kaya kita binlock noon. Kalimutan mo lang po. Okay. Paano ko lang po kung maniniwala po ba kayo na ang Diyos ay mayroong pamamampalataya o sumampalataya po ba ang Diyos? Ang Diyos bro, siya yung sinasampalatayanan. Kung mayroong mang Diyos na sumasampalataya, yun ang anak. Oh. Okay, next. Okay po, okay po, kasi meron po akong ibibigay sa iyo mga po na ang Diyos po ay sumampalataya po sa di ba may King James po kayo, Roma 3:3 po sa King James po. Ah, sige, tingnan natin sa King James Version, Roma 3:3. Sabi niya, ang Diyos daw ay sumampalataya. Tingnan nga natin. Sabi dito, for what if some did not believe? Shall their unbelief make the faith of God would effect? Bro, wala naman sinasabi dito ang Diyos ay sumasampalataya. Di ba yung faith of God po, pamamampalataya ang Diyos kung Tagalogin natin? Tagalogin natin. Tagalogin natin ha. Ano nga kung hindi naging tapat ang ilan sa kanila? Ang ibig kayang sabihin yon ay hindi na rin tapat ang Diyos? Walang sinasabi sa talata na ang Diyos ay sumasampalataya. But King James po, faith of God, ibig sabihin, pamamampalataya po, mga Diyos. Hindi nga eh. Kaya nga po sa Biblia mo. Brother John, no? Brother yes, John, ayan. Diyan ay tapat din. Ayan, Brother Gabriel. For, okay, maganda si Brother Gabriel at ipasagutin kasi former member ng ang dating daan to. ADD production pa to. Brother Gabriel. Yeah. Pasensya na ano mga kapatid, dapat di ako mag-batin kasi dapat manonood lang ako dahil gumagawa ko ng presentation. Kasi Brother Jando, binagod kasi nila yung, Brother Jando, ipapakita mo sa kapatid, sa mga kapatid yung ang dating Biblia 1905 ng Roma 3:3. Ah, sige, sige. Asan ka? Di kita mahanap. Ako yung Norilyn David. Ha? Ako yung Norilyn David, Brother John. Nori? Ako yung Norilyn David. Oh, Norilyn David. Ah, Norilyn David. Okay. Nandiyan na siya. Nandiyan na siya. Okay. Ano lang po ako. Sige, ano lang po tayo, Brother John, to. Sige. Hindi naman kasi ako dapat sasagot talaga ngayon. Oh. Pero, komo yun yung tanong ng kapatid. Sige, pagbigyan natin. Sige. Brother John, to, basahin niyo po. Tres-tres ng ano? Tres-tres ng dating Biblia. Ang dating Biblia. Okay, eto. Ano nga kung ang ilan ay hindi nangagsisampalataya? Ang di pananampalataya nila ay nagpapawalang halaga baga sa pagtatapat ng Diyos. Yan. Yan. Brother Jando, kasi yung ginawa dyan ng ang dating daan, yung ang pagtatapat, di ba sabi ko sa inyo, meron silang modified na ang dating Biblia. Ah, binago nila.
binago nila yung at ginawa nilang pananampalataya ng Diyos. Oh. Magkaiba yung faithful kaysa sa pananampalataya. Iba yung konteksto nun. So, ang ginawa ng ABB dyan, imbis na pagtatapat, na yung faith na pagtatapat, eh, ginawa nilang pananampalataya. Binago nila yung nakasulat sa dating Biblia. Kaya yun yung tanong niya. Iba ganun yung kapatid? Agustin! Maging honest ka lang kapatid. Diba yan ang turo sa atin ni Ginoong Soriano noon? Hala, Agustin, pinalitan nyo pala yung Roma 3:3? Yes, yung manood ka ng mga bagong video ng ano ng ang dating daan. Yung pagtatapat diyan, ginawa nilang ano pananampalataya ng Diyos. Allah. Agustin, pinalitan nyo pala. Patid, maging tapat ka, 'di ba binago 'yan? Kasi according daw sa Greek. Maging tapat ka lang, kapatid. Dating daan yung kausap mo, Agustin. Oo nga po, eh di ba po kung meron kayong Greek Bible makalagay feet to you, ibig sabihin feet of God. Mali. Yes, feet of God yun. Feet of God talaga yung kapatid. Feet of God. Dahil yung kita yung pagtatapat. Eh, kahit basahin natin sa big Greek, di ba? Brother John, sige, mag-ano kami, alam ka ba dyan na pwedeng tignan natin sa Greek? Tingnan natin sa ano? Sa Greek, okay? Roma pala. Kasi yung konteksto dyan talaga, mga kapatid, no, lilinawin ko lang para sa mga kapatid kong Katoliko. Ang talagang konteksto nun, tapat ang Diyos. Mm. Tapat po ang Diyos, mga kapatid. Kahit hindi ka tapat. Kahit yes, amen, brother, oh, ano, brother Jando, no? Oh. Ang Diyos, tapat siya. Kaya nga wala tayong maiharap sa Kanya talaga na ang makikita ang pagkukulang ang Diyos, never nagkulang ang Diyos. Oh, ito. Ay tapat ang Diyos. Ayan bro, ang 3:3 ng Roma. Yan ang nakasulat. Oh. Sa faithfulness of God. Faithfulness. Oh, yan kapatid, oh. Faithfulness yan. Oh. Diba? Kasi ang ginagamit kasi na ano dyan, yung Thayer's definition tsaka yung DVD. Pinikap nila yung gusto nila na definition na which is yung imbis na yung faithfulness na pagiging tapat, kundi yung faith na nananampalataya. Oh. Pananampalataya. Oh, binago nila yung ayan. Sabi nga lang yung ano nila ngayon kasi bago ng version ng ano nila nung updated na modified na ang dating Biblia 1905. Ayan, pistin to tayo nakalagay sa Greek, oh, faithfulness of God. Faithfulness, ang katapatan ng Diyos. So, kahit pala ang tao hindi tapat, ang Diyos mananatiling tapat. Yun ang konteksto ng talata. Binago lang, amen. Binago lang. Pakita sa Isaiah 45:23. Pero tama, binimakas mo na sa Greek. Pisti ba yung pisti? Pistin to tayo. Yes, kapatid. Kahit po anong man yon, marami siyang pwedeng gamitin na definition. Pero kasi, ang ginawa kasi ng ADD, kapatid, no? Di ba pinili nila kung ano yung gusto nila? Mm. Which is yung pananampalataya. Kaya binago nila yung ang dating Biblia 1905 na imbis na ang nakalagay pagtatapat ba yun, Brother John? Oh, pagtatapat. Ginawa na oh. Pananampalataya. Ala. Ano yun? Kahit nga sa baptiso eh. Pero hindi naman baptism yung topic natin ngayon, ano? So doon na lang muna tayong tumuto sa kapatid. Sige pa, Brother John. Oh, sige, Agustin. May follow-up ka. Bro. Oh, yes. Papatunayan natin na tapat ang Diyos kanyang sinasabi, bro. Basta Isaiah 45:23. Maganda. Oh, sige. Basahin natin sa Isaiah 45:43. Anong sinasabi sa 23? Ha? 23, bro. 45:23. Okay, eto tingnan natin. Anong sinasabi dito? Ako ay tapat sa aking pangako at hindi magbabago. At tutuparin ko ang aking mga pangako. Lahat ng tao ay luluhod sa aking harapan at mangangakong sila'y magiging tapat sa akin. Ayan. Kaya pala nabago pala kasi binago ng ang dating daan ng Biblia. Ayan, Agustin, nasagot ka ng dating mong kabaro. Anong follow-up mo? Yung nawala ba ako? Kaya ang nawala Brother Gando. Siya yung nawala. Siya pala yung nawala. Ayan.
Nagkanga na yun eh. Oh. Kahit, brother, kahit sa basic of the New Testament syntax ni Daniel Wallace ay talagang nakasulat ay faithfulness of God. Mm. Yan. Ang Diyos eh. No, babalik siguro mamaya. Okay, so lipat tayo ng tanong. Good night! Fight Team Maria, the tax CFD with Hanggang Far. Balik po tayo bukas, mga kapuntos! Mabuti na lang merong punto por punto para katulik ko ay hindi na matunto. Kung ang topic na itong Pulse Purgatorio, kukutyain nilang mga Katoliko. Kung may tanong kayo, huwag doon kay Suriano, dito lang kayo kay Father Gitgano para maliwanagan tungkol sa ating simbahan. Walang-wala na tayong pag-alinlangan. Punta na tayo sa simbahan. Thank you.